Happy Bear Months, mga people! Konting push na lang and mararamdaman na natin ulit ang Christmas! At ito na nga yung ating continuation para sa ating paglalakbay for 3 days. After natin sa my old monastery, we were going to the town of Sinaya. Kung mapapansin ninyo, maraming nagtitinda sa gilid ng daan ng mga iba't ibang souvenirs or mga anik-anik. Nagsisimula na rin tayo sa exciting part! Kung mapapansin ninyo, merong pader sa may gilid ng daan. Ang purpose niyan is para harangan yung mga bato na nahuhulog papunta sa daan. Kasi nga, very delikado yung daan dito kasi maburubundukin na parang roller coaster talaga siya papunta sa city of Brasov. But before that, is madadaanan nga natin yung town ng Sinaya. This is the second time that I'm here in the town of Sinaya kasi last January this year, we celebrate winter. Kasi doon sa aming town is walang masyadong snow. And because I just want to experience what is the feeling na merong snow sa paligid mo, so we decided to go here kasi nga medyo maburubundukin yung town of Sinaya and this town is very, very beautiful din. Nandito na nga tayo sa town of Sinaya and we are looking for a parking area. Mahirap maghanap ng parking area sa Sinaya kasi nga it's a summer and lots of tourists go in this town. Kasi dito matatagpuan yung Pilish Castle, which is that castle is built or constructed by the first king of Romania, which is King Carol I. Then, they have also exciting part kasi yung kanilang mga daanan dito is para siyang roller coaster. So, you need to have a lakas ng loob ang iaalay para sa'yo. Char lang, kantapla yun. Yung asawa ko talaga is the reason why we go here kasi nga gustong-gusto niyang puntahan yung historical na Pilish Castle. And we don't have choice kasi nga siya yung aming driver. Napansin ko din itong kanilang parang jeep sa atin pero electric siya and I don't know kung ano yung tawag sa sasakyan na ito. But I just want to experience to ride in that jeep. Kumbaga, para naman ma-experience natin yung exciting part. The purpose of that parang jeep is to roaming around the town para makita mo yung kanilang magagandang tanawin and also the beautiful buildings here in the town of Sinaya. At yan na nga ang aking asawa, nauuna na talaga siya kasi nga super super excited siya. But before that, we already find a parking area na very mura lang sa labas syempre ng area ng Pilish Castle. But kung dito kayo magpa-park sa loob, syempre mahal siya, nasa 30 lei yata yung iyong babayaran. But if you have money, why not to put your car inside of their parking area? Pero dahil wala kaming ang pera, so we put it on Afara. Pagpasok mo pa lang, mapapawaw ka na talaga sa kanyang style and design. Huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo dito magugutuman kasi maraming nagbebenta ng food and also they have restaurant. Dito muna kami pumunta sa other part ng castle which is meron ditong pa-fools and si kuya nga is nagbebenta siya ng nook. Ewan ko kung ano ba sa Tagalog yung nook, basta yun. Then, tingnan nyo yung side ng castle. Very, very beautiful talaga siya. And the ambience also is very beautiful. Kasi nga, makikita nyo na maraming mga puno and also pine tree. Then, sa area na ito, makikita yung kanilang ilog, sapa, or fools. Basta yun, hindi ko kasi ma-identify kung ano ba yung tawag dito. But it's very, very beautiful kapag naririnig mo yung huni ng tubig. Just like this. Oh, diba? I feel so refreshed. At ito nga yung aking asawa. Iba talaga yung trip nito. Hindi talaga mabangbang. O, diba, kita nyo? Kinwasikan niya ako sang tubig na super, super lamig as in. Para siyang ice. At dahil nga nabasa yung aking damit, kaya
humawak siya sa aking kamay. Pero hindi lang halata, kasi yung kamay ko yung nahalata na ako talaga yung humahawak sa kamay ng aking asawa. Sino man dabi ang makapit ng kamot niya, syempre ako lang ang nag-iisa. Char lang. At ito na nga, papasok na tayo dito sa Pilish Castle. Yung nakikita ninyo is yung tao na kumakanta, and syempre if you have an extra money, you can give him some money. At ito na nga, nandito na tayo sa exciting part. But before that, i-flex ko muna yung kanilang very, very beautiful na labas ng castle. Meron din sila ditong pa-fountain. Pero yung kanyang design talaga ng castle is nakaka-amaze. Super, super ganda talaga. At syempre, hindi mawawala na maraming mga turistang pumupunta dito kasi nga sa ganda ng castle. Ito naman yung other side ng castle, which is dyan nakalagay yung ribolto ng first king na si King Carol I. Mahal pala yung ticket dito kasi sa first floor, you need to pay 50 lei. Tapos sa second floor, 50 lei. And the third floor is 50 lei. So the total amount that you need to pay is 150 lei. And nandito na nga tayo sa loob. Pagpasok mo pa lang is bubulaga na sa inyo yung super, super ganda na mga design. You can identify that is very old kasi nga sa kanilang itsura. And tingnan nyo naman yung kanilang pa-carpet dyan na kapag umakyat ka is feeling mo you are the queen of this castle kasi nga very, very elegant. Bali, yung aming binayaran is only for the first floor kasi wala na kaming budget para sa second and the third floor. Kasi nga, diba, pricey siya. So, we need to save money for another tourist destination na aming pupuntahan. But sa first floor naman, deserve kasi super, super beautiful talaga siya. But I think it's more beautiful pag nagsaka kami doon sa may second and third floor. Pero pag wais ka, just like me, umakyat ako doon sa may second floor kaso nga lang nakita ako ng asawa ko. Kasi itong asawa ko is hindi mo talaga siya ma-liar ba? Kasi yung nakalagay lang doon sa ticket namin is one floor. Sabi niya sa akin, bakit umakyat ka doon sa may second floor na first floor lang yung sa ticket mo? Grabe kadlaw ko sa akon nga bana, kay abi ko mawaisan ko na siya, gali ara sa sabuli ko nagasunod. Tapos ang ginbutong niya ako padalam pakadto sa first floor. Aking kinatok yung kanilang dingding para ma-prove ko if it is wooden ba talaga siya. And truth nga talaga yung chismis na all of this is wood. Tapos may nakita din ako dito na marble statue ng queen na very expensive siya pag binenta mo. Dahil sobrang namangha yung first king ng Romania, which is King Carol I, sa ganda nitong town ng Sinaia, kaya binild niya itong Pilish Castle, which is owned by a Romanian royal family, and their first client is the first king, which is nga si King Carol I, and sinundan siya ng tatlong hari na hindi ko alam kung ano yung mga pangalan ng tatlong sumunod na hari, pero apat yung naging hari ng Romania dito. O, diba? I have a knowledge. Charla. Meron din akong nakalap na chismis, but I think it's not chismis. It is true na yung first queen is a very smart queen sa lahat ng mga queen na nagdaan dito. And meron din siyang ribulto na malapit doon kay King Carol I sa may labas na portion ng castle. Tapos
na ang aming adventure sa loob ng Pilish Castle and maulan pa sa labas. So we decided to roaming around on the store kasi madadaanan mo talaga siya kapag lumabas ka sa Pilish Castle. Pwede ka pala ditong bumili ng mga souvenirs or mga anik-anik na gusto mo. Meron din silang mga price na mahal and also meron din silang mga mura. Tapos meron din silang ganitong uri ng stone and also some accessories or mga anik-anik na gusto mong bilhin. Nandito na kami sa car kasi natapos na yung mahabang pag-ulan. At ganyan nga yung ating itsura kapag umuulan. Tamang haplos-haplos lang sa ating buhok para naman maging maayos ba? Char lang! And now, we were going to the city of Brasov! See you on the part 3! Sana nag-enjoy kayo sa ating adventures sa Pilish Castle. Thank you for watching!